Okay, magandang hapon po sa inyong lahat mga kabayan. Tayo po ay pauwi ng Mulanay, Quezon. Ngayon pong araw ng Sabado. Tayo po ay magbabakasyon doon sandali. At dito po tayo dumaan kasalukuyan sa Maharlika Highway o Pan Pacific Highway. Partikular, nandito po tayo sa Gumaka mga kabayan. Medyo makulimlim, nakikita nyo naman po sa ating video footage, no? Dahil meron po palang bagyo dyan sa may bandang Visayas area, no? Ganun pa man, tuloy po yung ating biyahe. At ang isi-share po natin sa inyo ay yung pong isang bypass road dito na actually matagal na po itong nagawa. Since 2021 pa, papakita po namin sa inyo yung daan na ito. Ito po pabor na pabor ito sa mga uuwi ng Quezon at sa mga uuwi ng Bicol, no? Bypass road po na ang Gumaka yung pong ating tinutukoy na hindi na po tayo dadaan ng town proper ng Gumaka. Medyo malubak po yung mga ilang part ng kalsada. Kaya ingat-ingat lang po tayo. Actually, sa mga nadaanan po namin, mayroon pong more or less 4 na aksidente na yata yung ating nadaanan, no? Dahil nga po sa panahon, saka isa pa, yung malubak yung kalsada. Petsa 23 po ng December nga pala, mga kabayan. At ilang tulog na lang, ay ano na, benching ko na. Samahan nyo po kami sa ating pong biyahe. Papakita muna natin yung bypass road dito sa Gumaka. Okay, magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Kaway-kaway kayo dyan sa likod. Bago man di nakikita sa video, ay tuloy-tuloy tayo. Yun nga pong ating ibabagi sa inyo ngayon mga kabayan. Ito pong Gumaka bypass road. Dahil nandito po tayo dumaan sa Gumaka, pauwi po ng Mulanay. Sinamantala po natin yung pagkakataon kasi last time ay dumaan po tayo dito. Napakaganda ng mga usa development po dito ng bypass road na ito. Ayan, yung pong padiretso papunta po ng town proper yan. Tapos eto naman, ibabypass natin yung bayan ng Gumaka. Eto po, dediretso po ito dyan sa magtatagpo uli sa highway, no? At ilalagay na lamang po natin sa description yun pong complete details nito. Kung saang barangay nagumpisa at kung saang barangay po magtatapos dito po sa Gumaka, Quezon. May haba po itong 11.57 kilometers at ayon po doon sa DPWH ay pinunduhan po ito ng 800 million sa kabuuan, ano. Actually, hindi lang po ito ang mga bypass road na ating pong nahalungkat dyan kay Guggen. Mayroon pa pong yung isa existing na sa Riaya at yung isa parang ongoing pa yung construction dyan po sa ano, nakita natin kanina dyan sa Pagbilaw. So, siguro pagbalik po natin, titingnan natin kung may ba-vlog din natin yung sa Pagbilaw. Kasi yung sa Sariaya, matagal na rin siyang nag-i-exist eh. Matagal na rin po siyang nabuksan sa publiko. Actually, ito po ay 2021 pa, ay tapos na. At marahil, noong taong ding yun, ay binuksan na po ito sa publiko. Napakalaking tulong po nito, sabi po ng mayor dito noong time na yun na ginagawa yung construction. Si Mayor Erwin Caralian ba yun? Hindi po ako nagkakamali. Sana siya pa rin po yung kasalukuyang mayor dito sa Gumaka na nakaupo kasi kung inyo pong matatandaan, nagkaroon po ng butuhan noong nakaraang Oktubre ba yun? Hindi ako nagkakamali. Yeah. Ayon po kay mayor, ay matagal na raw po kasing tinitiis nila yung traffic dyan sa bayan. Kaya napakalaking tulong po nito para
mabawasan yung traffic congestion dyan po sa city proper ng Lumaca. Dyan po sa itaas siguro, parang may nakita tayo dyan ano eh, view deck. Last time na dumaan tayo dito, kaya maganda po sana mag-stop over dyan kung maganda ang panahon. Kaso nakita nyo naman, talagang medyo makulimlim. At bigla-bigla na lang ay umaambon. Siguro pagbalik po natin, kung medyo maganda-ganda ang panahon, ay kukuhanan po natin ito ng aerial shot, no? Para po mas maipakita natin sa inyo yung napakagandang view. O ma-share namin sa inyo dito. At doon nga po sa nabanggit ko na view deck, ay matutunghan po natin dyan yung napakalawak na karagatan dito po sa Lumaca saka sa Atimona. Ang tawag nila dyan ay Lamon Bay area. Yun. Kung bakit Lamon Bay, hindi po natin alam. Saan nyo, napaka-casual ng mga taga rito. Ganyan din po kasi sa amin sa Quezon, yung mga nakakabayo na may palangka ang tawag dyan. Sa amin, ewan ko dito. At sabi pa po ng mayor po dito noong time na yon, si Mayor Erwin nga, Taralian. Hindi lang daw po nga po ito magpapaluwag ng traffic dyan sa bayan, kundi magbubukas din po ng maraming opportunities sa mga businessman na makapagtayo ng mga establishments po dito at saka mga businesses, no? Ayun, banda-banda rin pa yung view deck eh. Kaya lang, unfortunately, hindi po natin masisilit yung dagat kasi, o yan, no, nakita nyo, bumanat na naman ang ulan. Yan, dito yung parang view deck niya. Yan, o. Saan nyo, o. Ganda. O. Tapos may mga kubo-kubo na, o. O, di bali po, next time na maganda-ganda ang panahon. Yung nilikuan ng pickup na yan, ganda dyan. Pag maganda ang panahon, kitang-kita yung dagat dyan ng Lumaca. Excuse me po. Anyway, dire-diretso tayo. Naabot na ng ulan yung mga riders. Talagang ganyan, medyo masungit po yung panahon sa mga sandaling ere. Medyo mahaba-haba pala ito, biro mo, 11.57, halos 12 kilometers, ano? Ang kagandahan niya, sa kabundukan siya dumaan. Yun nga po, hindi natin masisilip yung kagandahan ng view. Kasi nga, ayan, pagi siya, gawa ng ulan, sayang. Ala, ay nag-overtake po. Ay, talaga naman tunay ka. Yung pong mga private vehicles na wala naman ng sadya dyan sa town proper ng Lumaca, dito na po lahat yan nagdaraan, kaya makita nyo, medyo volume siya. Saka kailin sabay niyan, yun nga pong Christmas rush, ang tendency po ng mga tao talaga umuwi ng kanilang mga probinsya. Pagdating po natin dyan sa intersection, yan na po yung Lumaca Pitogo sa Mulanay San Narciso Road. Haba ng pangalan, ano? Ay kakaanan na po tayo dyan dahil nga po tayo ay papunta ng Mulanay. Pabor na pabor din po ito sa mga papunta ng Bundok Peninsula.
Hindi man lang tayo pinagkalooban ng maganda-gandang panahon, ano? Alaga. Nilantakan ng ulam. Mahaba-haba yan kasi nga. Ano eh, lampas na siguro ng kalahati itong intersection dito, yung paliko sa atin. Kawawa itong mga nagmumotor, lakas ng ulan. Lamig pa naman. Oh, ganda sana yun. Kung makikita nyo, medyo maaninag siguro yung paakyat na yun. Oh. Doon pa yung didiretso. Diba no? Oh, talagang bumalaybay siya sa kabundukan. Ay, kawawa naman yung baka. Nilalamig na ang ano. Hindi isinilong. Ay, may mga bagong tayo ng dito, bahay. Ang totoo po niyan, mga kabayan, napakarami na po nang nagsipag-vlog dito. Kaya lang, gusto rin po nating ma-share sa ating munting channel yun po ang ating experience ng pagdaan dito sa bypass, ano? Para nakita nyo naman. Kasi yung iba nakita ko, pinaka-latest nila parang May 2023. Halos kalahating taon na. Kasi yung bandang dulo nito, parang kakagawa lang eh. Ito yung nauna. O tamo banda rito. Maaraw na. Ayos. Ayan. Maganda sana. Sana ano, pagbalik natin medyo gumanda yung panahon para makuha na natin siya ng aerial shot. Hindi nakabuelo. Kita nyo naman kanina ang lakas ng ulan. Ngayon ay umaaraw na. Kargado siguro itong L3. Kaya na. Nag-ibuy na. Ginawa na rin sigsag dito ah. Nagpapahagis na rin ng barya. Yan pong inyong nakikita sa video na yan, puro nyugan po yan dahil ang pangunahing produkto dito sa Quezon ay yan pong pag-farm ng nyug, coconut farming, ika nga. Ang tawag sa amin ay paglulukad, yan. Makaka-relate yung mga taga-Quezon dyan. Shoutout po sa mga taga-bayan ng Bulanay. At yan, nakikita nyo yung informative signages na yan. To be called, diretso lang, tapos papunta ng Pitugo, kakanan po tayo. Ayan. Ayan yung paakyat na yan, papunta ng vehicle yan. Tapos tayo naman ay kakanan dito kasi nga tayo po ay Pamulanay. Mahaba-haba po itong ating babaybayin. Samantala, hanggang dyan na lang po muna yung pong ating mahaba-haba ng video na naibahagi sa inyo mga kabayan. Sa mga ngayon lang po na pag-uwi sa ating munting channel, sana huwag niyo kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pakpindot po ang notification bell para lagi po kayong updated anytime na mag-upload po tayo ng bagong video. Sa ngalan po ng aking pong mga kasama, aking pong mga kapatid at misis ni Otol, Jaymar, at saka yung kanyang hipag, ay nagpapaalam po pansamantala si Kabayang Alex. Lagi po nagpapaalala, mag-ingat po tayo, lagi tayong manalangin, magpasalamat sa Diyos.
See you po on my next vlog. God willing. Hasta, bye-bye.